Aspiring bike at moto vlogger ka ba? At naghahanap ka ng alternative 360 camera na mas affordable pero kayang tumapat sa leading brands ngayon? Nood ka lang at baka ito na ang hinahanap mo. T60 cameras are getting more popular lately. Marami nang gumagamit niyan. So i-check natin ang Panox or Panox V2 360 camera, ang alternative 360 camera na targeted for everyday content creators, live streamers, vloggers, TikTokers, and musicians. So pag-usapan natin yung mga features, specs, the good and the bad, at itetest natin yung capabilities ng camera. Yung mga kaya niyang gawin at hindi niya kayang gawin, kung meron man. Para mabigyan ka ng idea kung pasok ba ito sa bike o moto vlogging na gagawin mo or kahit basic vlogging and streaming. So tignan natin yan. Pero simulan natin sa kung anong meron pag bumili ka. Unahin na natin yung mga accessories na pinadala ni Panox. So itong mga accessories na ito ay sold separately. Pero may mga bundles naman yan sa mga sellers para makatipid ka. So ito yung lens cap made out of silicone material, goods naman, pakita ko mamaya kung paano kinakabit or paano ginagamit. Then yung selfie stick, in fairness, ang ganda ng quality, made out of aluminum, may rubber handle, grippy enough para hindi mag-slip sa kamay mo. Metal piece itong main knurling na ito, handle for extending the selfie stick at quarter thread na normal naman sa mga tripod and monopods. Meron ding female quarter thread sa ilalim kung gusto mong extend or i-mount somewhere. 32 inches yung full extended ng selfie stick. Kasama din pala itong lanyard na may quarter thread attachment na pwede mong ilagay sa end ng selfie stick or kahit sa mismong camera. Pakita ko mamaya. So, punta tayo sa camera. Ito yung box, Panox V2. Specs and features sa gilid, mga picture-picture dyan. In fairness, premium yung feel ng box. So, pagbukas, secure ng foam yung camera. May donut. So, ito na yung camera. Isang tabi muna natin yan. Tignan muna natin yung iba pang laman ng box. So may charging cable, USB Type-C na yan. Standard naman na ngayon yan in this day and age. Mahaba-haba din at maganda yung quality. Protective pouch para pag itinago mo yung camera, hindi magasgasan yung lens and body ng camera. At meron din siyang butas dito so you can charge the camera kahit nakatago. Tignan natin later kung sakto yung butas na yan sa USB port ng camera. Sa isang box may microfiber cleaning cloth. Buti naman, included na yan sa package. At syempre, ang paborito nating basahin, ang manual. Kasi mga Pinoy, mahilig magbasa. Nope! So ito yung camera. Grabe yung pakiramdam sa kamay. Super solid. Hindi parang laruan. Premium yung pakiramdam ng device. Ini-expect ko nga, dahil nga ibang brand siya, baka plasticky. Pero hindi. Ang solid nung camera. So may plastic sa lens for protection. Tanggalin natin. I-peel din natin yung protective film sa screen. Wow! Ang ganda nung device. Anyway, ganito nga pala ikabit yung selfie stick. Or pwede mo ding ikabit yung lanyard ng ganyan. It's up to you. Then, ganito naman i-fit yung lens cover. Ito naman yung protective pouch. Tignan natin kung sakto yung butas dun sa USB port. At sakto naman siya. Okay, yung pinaka-dimension ay 134mm x 50mm x 20mm. Weight? Nasa 200 grams. Sa pakiramdam pa lang, may pagka-chunky boy! So, dalawang 200 degree camera magkabila. 1/2 inch Sony CMOS sensor. It's a good image sensor. Gawa ng kahit yung Apple, inamin nila na ang ginagamit nilang sensor sa mga iPhones nila ay Sony sensors. Kaya, approve yung sensor na yan. Yung maliit na butas, magkabila yan, yan yung stereo mic niya. Napakalaki ng screen. Isa ito sa mga 360 camera sa market na may pinakamalaking screen. 3.0 inch screen yan. Yung pinakagilid ng device ay parang hard rubber material to add grip pag hawak mo. Ito naman yung micro SD slot, up to 1TB ang supported nyan. At sa baba nun, yung USB Type-C. May air vent malapit dyan, then other side may power button at mas mahabang air vent. So kung titignan mo, butas yung device. So malamang hindi waterproof yung device. Pero ang reason naman nila ay para daw mas maganda ang heat dissipation. So may active cooling din ito, so merong built-in fan yan sa loob. Ang battery nito ay 1500 mAh, built-in ito, so parang cellphone mo na hindi mo na nababaklas. Pwedeng it's a good thing, pwede ding it's a bad thing. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration.
So napag-usapan na rin naman natin na parang cellphone. Pag binuksan mo yung device by holding the power button that will take 30 seconds to boot, makikita mo na powered by Android ito. So meaning, Android operating system ang pinaka-software na nagra-run ng camera. Same ng majority ng mga cellphone sa mundo. So sa unang boot, papipiliin ka ng language at pakokonekin ka sa Wi-Fi. Then, you can scan the QR code to download the app. Tapos may button na Start Capturing. So pag nag-navigate ka sa mismong GUI, very responsive. You feel at home ka agad kasi parang cellphone eh. Pag nag-swipe down ka mula sa edge sa taas, may drop-down menu. Nandyan yung mga shortcuts for Wi-Fi, Bluetooth, GPS, volume, brightness settings, at kung ano-ano pa. And even the settings menu, Android talaga. So it's very familiar, lalo na sa ating mga Android users. Specs-wise, ito ay almost identical sa Insta360 X3. It's just bigger and heavier and cheaper. Yung camera function, nandito sa baba. You can choose photo, video, and live streaming. Yes, pwede kang mag-live stream dito. I'm not into that, so baka hindi ko na itakil. But you can do that if that's your thing. Start tayo sa photo. Yung interval, yan yung time-lapse feature. So pwede mong iset yung interval and yung resolution. Sa standard photo, pwede kang mag-shoot ng 5.7K up to 12K resolution. Pwede mo ding piliin kung HDR or standard profile lang, at saka mga random settings. Another photo feature ay yung Google Street View. I think you can upload sa Google Street View para mapakita mo yung ibang place na hindi naaabot ng Google Street View car nila. Sa video part, syempre 360 video. Ito naman ang specialty ng device na ito. You can set the resolution to 8K, 10fps. I don't recommend using this, pero kung gusto mo, nandyan yan. 5.7, this is the best setting, 30fps naman yan. And then, 4K, kung medyo nagtitipid ka sa space, pwedeng 30fps or 60fps. Pwede mo ding iset kung fix or follow yung camera. Next video feature is yung flat video. Malamang ito yung madalas kong gagamitin na feature. Single lens mode ito. Pwede mong piliin kung harap or likod na camera ang gagamitin mo. You can set the frame ratio, so kung TikToker ka or mahilig kang mag-upload ng reel sa Facebook, you can set it to 9x16 para vertical video. And for normal landscape, you can set it to 16x9. Field of view pwede mo ding iset from the tightest to widest. Resolution 1280p yung highest, then 720p naman yung lowest. Maximum FPS ay 60fps, minimum naman ay 30fps. Horizon stable, I always keep it on para kahit ikut-ikutin mo yung camera, pantay pa rin yung horizon. Hindi gewang-gewang yung video mo. Self-tracking feature naman. Technically, same setting lang din naman ito ng flat video. But, ang difference, this feature uses both cameras at itatrack ka niya kung nasan ka at ikikip ka niya sa center ng frame. Very neat feature, so kung vlogger ka, pwede mong iset yung camera somewhere at kahit saan ka lumakad, susundan ka niya. Hindi na kailangan ng editing kung gusto mo lang sa'yo lagi nakatutok ang camera. Slow motion, self-explanatory. Pero up to 2.5 resolution lang yan, up to 120fps. Then time-lapse, same nung sa photo. And street view, same din nung sa photo. Last mode yung live. Pwedeng 360 or normal, flat mode. You can stream at Facebook and YouTube or pwede din yung stream key. Using the camera is easy. Choose your mode, set your parameters or settings, then record sa screen. Just like your phone. Kung gusto mo makita yung footage, click mo lang yung bilog na ito. You can scroll down sa mga footage na kinunan mo. You can copy the 360 file sa mismong SD card, papuntang computer. But you have to stitch them first sa device. Para pag kinopya mo siya sa stitch folder sa card, buong 360 video na siya if you like to edit that way sa computer mo. The problem with this, pag nag-i-stitch ka sa device, kakain pa ito ng space sa card. So pag wala ka ng space, hindi ka makakapag-stitch ng 360 footage. Tapos itong mga stitch files na to, kailangan mo pa itong i-edit sa computer mo. Ang easiest way para i-edit ang mga footage ay gamitin yung phone app. Available naman yan para sa mga Android devices at iOS. So pag na-install mo na yung PanOX app, siguraduhin nasa iisang network ang phone tsaka ang camera at pwede mo nang i-connect ang dalawang ito. So, click mo lang ang album at lalabas na lahat ng mga photos and videos mo dyan. Tapos, i-click mo ang isang video at i-click ang download. Importante na na-download mo muna yung mga footage bago mo i-edit kasi hindi mo may edit yan pag hindi mo din-download. At pag na-download mo na, pwede mo nang i-edit ito.
Hindi naman full tutorial ang video na ito, pero ang idea is i-keyframe mo yung mga parts na gusto mong makita. Marami namang tutorials yan sa YouTube, so kung kailangan mo matuto niyan, madaling i-search yan sa YouTube. Pwede mong piliin kung 9x16 or 16x9 ang aspect ratio na gagamitin mo. Pwede ding 1:1. So kung pang Reels, pwedeng 9x16. At kung pang YouTube or gusto mo ng landscape, pwede namang 16x9. At pag i-render mo na, piliin mo lang yung resolution at bitrate na gusto mo. At pwede mo nang i-export ang video mo. Yung bilis ng pag-render ay magdidepende kung gaano kahaba ang video mo at kung gaano kalakas ang cellphone mo. Syempre, kung medyo mabagal ang phone mo, mas matagal mag-render yan. Wala pang software nito para sa Windows and Mac. But, you can use the Insta360 Studio to edit the footage basta na-stitch mo na yung 360 video sa device bago mo kopyahin sa computer mo. Pag-usapan natin yung quality ng video. Yung quality ng video nitong Pano X-V2 nakakagulat eh. Kasi, sa totoo lang, kaya niyang makipagsabayan sa mga big brand sa market ngayon. At pag kinukompare ko siya sa camera na gamit ko ngayon, which is the GoPro Hero Max, masasabi kong halos dikit sila sa quality. Sobrang linis din ng stitch lines, kaya malinis din ang pagka-invisible ng selfie stick. Hindi talaga nakikita. Okay din yung dynamic range ng camera. Yung mga shadows and highlights na pe-preserve naman ng maayos. Ito nga pala yung low light capability niya. Given, yung mga ganitong cameras hindi talaga magaling sa mga ganitong sitwasyon. Pero, usable naman yung footage at nakikita mo pa naman yung mga details. Tulad nito, sobrang dilim niyan. Pero kahit papaano, kita kami sa video. Actually, putting some enhancing and footage denoising, mas magiging maganda at usable ang footage ng Pano X-V2 tulad ng nakikita natin ngayon. Stabilization, maganda naman. Basta na i-mount mo ng maayos yung camera sa pagmamountan mo. Ang mga action cam kasi, pag hindi mo na i-mount ng tama, kunwari umaalog yan sa chest mount mo, medyo magkakaroon pa rin yan ng yugyug kahit may magandang stabilization pa yan. Audio quality, okay din naman. Ito yung sample. Kaya pala ganito kadami yung camera. Ito ang dami ng camera. Dami, di ba? Gulat ako eh. Saan ganyang kalaking kaldero? Sabi ko, dahil po pala nung kanin, no? Saan daan eh? 100 pesos eh. Tulad ng ibang action cam or 360 cameras, pag umaandar ka, magkakaroon talaga ng wind noise. Though, may paraan naman na magkabit ng wireless mic dito. Wala lang ako nung mismong aparato. Pero kung meron ka ng mga USB Type-C na wireless microphone, pwede mong gamitin yan sa Pano X-V2. Pwede ka din palang gumamit ng mga DJI wireless mics at i-coconnect mo sila via Bluetooth. This video is brought to you by Pretty Petty The Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Pag-usapan naman natin yung good and not so good sa camera na ito. Ang isa sa mga not so good nito ay nabanggit ko na kanina, na hindi ito waterproof. Eventually siguro gagawa ang Pano X ng dive case nito para magamit mo siya underwater. Another thing is, matagal siyang mag-boot. So para siyang cellphone mo na hindi mo kailangang patayin. Ilalock mo lang siya gamit yung power button. So parang naka-standby siya. Siyempre, dahil bukas pa rin yung device, gumagamit yan ng konting energy. Unlike pag fully nakapatay siya. Another thing is built-in yung battery. Siyempre, kung interchangeable yung battery, pwede kang magpalit ng battery pag nalobat na yung ginagamit mo. Dito sa Pano X-V2, hindi mo pwedeng gawin yun. Though, pwede kang mag-charge habang ginagamit mo yung device. Supported naman niya yung power delivery up to 18 watts, so ma-charge mo ng mabilis yan. Sa mga good naman, ang isa sa mga napansin ko ay yung construction ng device. Sobrang solid ng build quality, hindi siya mukhang pipitsugin. Iisipin mong ka-level niya talaga yung Insta360 at yung GoPro. Ang isa pang good ay yung 1.5-inch Sony sensor na makapagbibigay ng napakagandang quality ng video at photo na kayang sumabay sa mga leading brands ngayon. At syempre, ang isa pang good ay ang presyo. Di hamak na mas mura ito kumpara sa mga big brands na kilala natin. Magandang photo at video, maraming features. Sa mas mababang halaga, hindi na masama. Di hamak na mas mura ito kaysa sa mga brand na kilala natin. So kung bike vlogger ka, o moto vlogger, o kahit lifestyle vlogger ka pa, pwede mong i-consider itong Pano X-V2. Maglalagay na lang ako ng link sa description sa baba. Puntahan nyo na lang, legit seller naman yan. Nandyan din pala sa description ko yung FB ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo?
mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bite mo babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!